Hello guys, welcome back po dito po sa ating channel. At ayan, magandang umaga po sa lahat. Ngayon guys, daladala ko po itong ating top down. At ngayon guys, hindi po tayo mamimitas po ng talong. Ngayon po ay mayroon po tayong konting problema po sa ating pong mga tanim na talong. At yan po guys ang ating pong pag-uusapan po ngayon, kung ano po yung ating pong problema po sa ating pong talong po ngayon. At bago tayo magsimula guys, huwag niyo po munang kalimutan po ang pag-like at pag-subscribe po dito po sa ating channel. Tara guys, puntahan na po natin yung ating pong mga talong. At ipapakita ko lang sa inyo guys yung kanila pong laki na ngayon at yung kanila pong mga bunga. At marami na po bang bulaklak yung ating pong mga talong bago po tayo pumunta po doon sa ating pong problema po ngayon sa ating pong mga talong. Tara guys, pakita ko lang guys. Ayan na sila guys. Yan guys, oh, sunod-sunod yung kanyang mga bunga. Sa taas mayroon din po. At dito guys sa kabila, yan guys, marami na pong bunga yung atin pong mga tanim na talong. At kung sa bulaklak naman guys, wala naman tayong problema dahil marami naman po siya mamulaklak sunod-sunod po. Ayan. Okay. Ayan guys, ito na po yung atin pong mga talong po ngayon. At ngayon guys, pupuntahan na po natin yung atin pong sinasabi po natin guys na atin pong problema po ngayon sa atin pong mga tanim na talong. Ayan guys, oh, mapansin nyo guys, sariwa po yung kanyang dahon. Ayan po. Pero hindi po tumuloy ang kanya pong puno niya o yung nagway. Yung nagway niya guys ay hindi po tumuloy. Ayan guys, nabali pa nga guys, oh. At dito guys, oh, mapansin nyo guys yung nag-dry na yan at yung nalanta na yan, natuyo. Yan guys, sa nakikita natin, tayo po ngayon ay dinapuan po ng Phomopsis blight dito po sa atin pong mga talong. At ito guys, isa po sa mga dahilan kung paano po natin ito nakuha ay yung panahon po ng tag-ulan. Ayan guys, ang Phomopsis blight ay isa pong fungus. Ayan po yung dumapo sa atin ngayon. At magkakamag-anak yan sila guys, para silang magkakatulad po ng bacterial wilt. Para silang pare-pareho yung sintomas, nalalanta, namamatay po yung atin pong mga talong. Ayan guys, pansinin nyo guys yung dahon. Para siyang nabuhusan ng mainit na tubig. Para siyang nasunog. Yan guys yung kanya pong mga sintomas po sa sakit na ito. Guys, punta natin yung isa guys. Ito guys sa kabila, ito guys, so nahawa na rin. Yan. Ito guys sa kabila, yan nahawa na. Kaya ito guys, kailangan guys maagapan natin itong mga talong natin na ito. Ito guys, tanggalin natin ito. Yan guys, oh. Tingnan nyo guys. Nakikita nyo guys itong itim na yan. Ayan guys, ay may tama na siya, nagpula na. Ibig sabihin yan guys, itong talong na to ay infected na, kaya kailangan na rin natin guys na tanggalin ito. Sayang guys, diba, ang daming bunga. Kung tutusin, nakakalungkot dahil ang daming bunga. Pero yan guys ang isa sa paraan natin dito para po magamot itong mga talong natin at hindi na po sila makahawa. Actually guys, nag-apply na po tayo dito ng mga pang-spray, pang-fungus. Pero nga po, dahil sa hindi po tumitigil po yung ulan, ayan, hindi po makapag penetrate po yung atin pong mga in-spray dito. Hindi po mag-absorb po sa atin pong mga talong. Kaya yung mga fungus, hindi po mamatay. Kaya ang solusyon guys natin dito ay kailangan po malinisan po itong mga
talong natin, matanggal po itong ating mga talong na may sakit. Yan guys, oh, titignan nyo guys, oh, sayang. Ang daming bulaklak, ang daming bunga, may sunod-sunod na. Pero yan guys, kailangan talaga natin isakripisyo guys yung mga talong na ito dahil may sakit na siya. Para po yung ibang mga talong na nakita po natin na wala pang sintomas ay hindi na po mahawa sa ibang sakit. Kaya ayan guys, ang problema natin ngayon sa atin pong mga talong sa panahon po ng tag-ulan at lagi pong malamig ang panahon, yung hamog, malamig, yan po ang mga gustong gusto po ng sakit po na ito, yung fungus, itong Phomopsis blight at saka bacterial wilt po. Pero sa ngayon guys, ang nakikita po natin ay Phomopsis blight po ang dumapo po dito sa atin pong mga talong. At ayan guys, baka mayroon din po kayong mga idea, yan po, pwede po kayo guys mag-comment po dito sa atin pong channel. Mag-comment po kayo guys, pwede nyo rin pong i-share guys yung mga inyo pong mga paraan po kung paano po natin na puksain po itong sakit na ito. Dahil sa ngayon guys, ang nakikita kong paraan po dito dahil nga po lagi pong umuulan ay kailangan po nating tanggalin guys ang lahat po ng mga may sakit, may mga fungus para po hindi po makahawa po sa iba. At isa pa guys sa dahilan po yung cause din po ng pagkakaroon po ng sakit dito guys, yung mga Phomopsis blight at itong bacterial wilt na ito ay yung sobrang pag-aabono po natin. At yung bagang kahit umuulan, sige, bakbak pa rin ang abono dahil mamadali po tayo. Gusto nating tumaba agad yung atin pong mga gulay para po makapagbigay po sila agad ng mas maraming bunga. Yan guys, dapat guys kontrolin natin yan, yung pag-aabono kapag panahon po ng tag-ulan, dahil po sa nakaka-track po yan guys ng fungus, ng mga sakit po sa ating pong mga talong. At kapag nagtanggal na po tayo guys ng mga may sakit po na talong, yung mga nabunot po natin, ilagay po natin kaagad po sa sako. Huwag po natin na hayaan na habang binubunot po natin, naglalakad po tayo, nalalaglag po yung lupa sa mga ibang talong. Yan po ay nakakapaghawa din. Yan po ang dahilan kung bakit po nahawa rin po yung ibang mga talong din po natin. At syempre, yung fungus, kapag malakas din po yung hangin, isa rin po yan sa dahilan kung bakit po mabilis po makahawa itong sakit na ito sa atin pong mga talong. At ayan, yung mga ibang kasamahan po natin dito nagtatanong po sa atin na bakit daw po yung mga talong nila ay ganito rin po ang nararanasan nila dito sa amin, na nagkakaroon po ng sakit na ganito, na bigla na lang pong nalalanta, nanunuyo po yung mga dahon, na babali po yung mga sanga, nagkakaroon po ng mga maliliit po na puti-puti. Yan po, yan katanong po sa atin yan, yung mga kasama natin dito, na yan, pareho nga po sa sakit po ng mga talong natin. Okay, ayan guys, simula na po tayo sa pag-clearing. At kukunin ko lang po yung mga sako po dito sa atin pong top down. At mamaya guys, sa pagbalik ko guys, yung atin pong mga nabunot na at nilagay na po natin sa sako, ilalagay po natin sa malayong lugar, doon po sa lugar na dapat, naba, kung pwede nga ilibing natin guys sa nakasako. Kung hindi naman po makayang mailibing, ilagay natin guys doon sa talagang malayo dito sa atin pong mga talungan. Dahil kapag nilagay lang po natin yung sako po dito lang din po sa tabi, habang nabubulok po yung atin pong talong na nabunot po doon sa loob ng sako. Ganon din yun guys, yung kanya pong mga katas at yung mga singaw niya, babalik pa rin po sa atin pong mga talong. Kaya dapat po natin na ilayo po. Sa akin kasi guys, ang ginagawa ko dito ay sinusunog ko talaga yan. Kailang tag-ulan nga, hindi naman tayo makapasunog dito dahil yung mga palapa ng niyog, yung mga tuyo na palapa ay
hindi naman po natin magamit, kaya ayan, ilalagay po natin sa malayong lugar po yung atin pong mga nabunot. Ayan guys, so itong talong na to sayang ano, kasi ayan, sariwa siya. Pero guys, tingnan nyo guys, ito ay nahawa na guys, talagang may sakit na siya. Ayan guys, oh, lumalabas na yung kanya parang tubig, yung parang gatas niya. Ayan guys, ibig sabihin yung loob po na puno ng ating talong ay may sakit na po, may tama na siya, bulok na. Kaya ayan guys, babalihin ko guys, pakita ko lang sa inyo guys. Okay. Ayan guys, oh, pansinin nyo guys. Ayan guys, oh, namumula na siya yung loob. Kaya ayan guys, talagang yung sakit niya, wala na talagang pag-asa guys. Kumbaga, kailangan na talaga nating tanggalin. Hindi na talaga pwedeng i-standby siya dito dahil magkakaroon lang guys ng paghahawa-hawa sa ating mga talong kapag nanatili po itong may sakit na ito. Ayan guys, hakawin lang po natin dito po sa bahay. At ayan, pinapawisan pa ako. Tapos na rin po tayo guys sa pagbunot po ng atin pong mga talong na may sakit. Yun pala guys, nakabunot po tayo ng 10 sako. Medyo marami talaga guys ang atin pong nabunot. Medyo kumalat na talaga yung sakit niya sa atin pong talungan. At ayan guys, oh, nagbabadya na naman yung panahon. Ulan na naman. Kaya mag-oobserba na lang tayo guys sa atin pong mga talong. Balikan po natin mamayang hapon. At ipapakita ko na lang po sa inyo guys sa susunod po na araw kung ano na po yung mangyayari po sa atin pong talong. Kung sila po ba ay makakasurvive. At syempre kung mawawala na po ba yung mga sakit sa atin pong mga talong. At ayan guys, sa muli guys, kita-kits lang po tayo ulit. Maraming maraming salamat. At huwag niyo pong kalimutan guys ang pag-like po at pag-subscribe po dito sa ating channel. God bless guys!